Hi guys, time check, it's 7:22. So, diba nasabi ko sa inyo before na nagbubukas kami 9 AM. So ngayon na medyo maulan at marami ng estudyante, mag-open kami ng 7 AM. Ayan, so titingnan lang natin kung okay mag-open ng 7 AM para yung mga lalaban nila, mga nag-drop off kahapon, pwede nang malabhan ngayon para hindi na masyadong ano yung machine. Hindi masyadong gamit yung machine. So may time siya. Mamamaximize namin yung time na maglaba. Ayan. So hello everyone. Once again, it's Joyce Yo. Welcome back to my channel. For today, yan, pag-uusapan natin ngayon. Kasi nag-post ako ng mga, kung may mga tanong kayo about laundry business. So, ngayon ko yun sasagutin. So, yan, simulan na natin. Kunin ko yung cellphone ko para masagot natin ang mga katanungan ng netizens. Wow! Wait lang. Ate Wilma, say hello! Hi po! Uy, ba't madilim? Lapit ka, te! Para makita. Yan, ang napakagandang Ate Wilma. Shock opening ngayon. Alright, so, sagutin natin ngayon ang tanong. Yan. Pipili lang ako guys kasi kung masyadong madami or minsan naman may magkakapareho yung tanong. So, isahin na lang natin. Baka hindi tayo matapos. Alright, so punta tayo sa unang tanong ni Sir Jobs TV. How much po ang minimum na capital para sa laundry business? So, ayun. Ito kasi is depende sa machine na kukunin nyo, kung ilang machine. So, for us, kunwari 3 machines lang. Ang 155 times 3 pairs ay 465 plus 200,000 na installation plus konting renovation or gusto nyo ng POS, mga 865, less than a million. Yun nga, as palagi ko sinasabi, extensive ang capital ng laundry business. Kaya, kung mag-start tayo, make it right, diba? Una pa lang, ayusin na natin yung pagsisimula para maiwasan natin yung, ma-minimize natin yung failure, okay? Alright, Sir Jobs TV, sana masaya ka sa aking sagot. So, number, ito. Ano po ang brand ng washing machine na gamit nyo? So, this is LG. Yan po. LG po siya. LG. Yan po yung mga kalimitan na ginagamit ng mga laundry business. But, meron po tayong mga machine like Speed Queen. Speed Queen, ginagamit siya ng Quick Clean. Ayan, Maytag. Ang Maytag naman is a Whirlpool yung brand niya. All of them naman, guys, ay ano, kasi may nagtanong din dito, sabi ni Sir, si Lani Gamino pala yung nagtanong. Sabi ni Sir, why did you choose LG over Maytag? Chris Aliones. Ayan. So, LG over Maytag. Nung time kasi na pinuput up namin yung laundry business, ang palagi kong nakikita kapag nagsesearch ako, pag nagpupunta-punta ako sa mga laundry shop para mag-research, LG palagi yung nakikita ko. And LG is a Korean brand. Oh, if I'm not mistaken. So, LG palagi siyang ginagamit sa commercial, ano, and yung lifespan niya is 8 years. So, that time, hindi rin ako nagkaroon ng masyadong ano, research about the machine. Nag-decide kami na LG na lang yung gamitin. So, wala akong masyadong knowledge about the Maytag. But still, alam ko Maytag is a good brand also. Nag-decide kami na LG na lang. It's, yun, more of, tsaka ginagamit talaga siya. And so far naman, 1.5 years na yung laundry. Pero, okay pa rin siya. Still in a good working condition. Yan, thank you for that question, Miss Lani and Sir Chris. So, tanong ni Bethel Macas, anong pinaka-worst na problem na na-experience sa laundry business and how did you solve or handle it? Alright, hindi ko makakalimutan yung ano, yung time na maulan, tapos hindi namin kasi mataas na daw tong shop. So, maulan siya, hindi na namin na-ayos yung, naitaas yung mga machine. So,
nagbaha dito sa May Santa Mesa as usual. Tapos, hindi ako makatulog noon kasi ang lalim na ng baha, tapos mababa yung machine namin. So, the next day, yun nga, pinasok siya ng baha sa medyo ano pa lang naman, hindi naman half, yung sa may ilalim lang. So, ginawa namin, after that, yun nga yung pagkakamali namin, hindi kami nag-ready sa mga calamities. Ayan, so ginawa namin, pinalagyan na namin siya ng hagdan. Hagdan-hagdan pala, ayan, ito. Para mas mataas na siya. Tapos, medyo madumi na nga lang yan. So, akyat sila dyan para sa washer. So, medyo mataas na siya. Ayan. At hindi ko na mabalik. Alright. So, next. Ganon. Yun yung pinakamalaking problema na-encounter naman natin. Pero so far, naging okay naman siya. Maganda naman siya ngayon. Kaya, okay na din. So, how do you handle customer complaints from Darlene Castillo? Tanungin natin si Ate Wilma. Alright, so for the, ano naman, for the customer complaint naman, ano lang yan eh, ganito lang yan. Kumbaga, you have to first, parang alamin mo muna yung problem. So, makinig ka sa kanya. So, kumari, sabi niya, eh, nawawala yung damit ko, ganyan-ganyan, ganun-ganun. So, sasabihin mo sa kanya na, I understand. Tapos, mag-apologize ka. I do apologize kung nangyari, kung sa nangyari na yon. So, tuturuan mo din to yung mga, ano mo, yung mga staff mo. And, may mga bagay kasi na hindi natin may iwasang mangyari. So, ang gagawin mo agad, bibigyan mo siya, sila ng solusyon. Kunwari, nawawala. So, titingnan po namin kung napasama siya sa iba, kung may magsosole. So, gagawin mo siya, bibigyan mo siya agad ng solusyon. And then, sasabihin mo na next time, mas magiging maayos yung organization natin sa damit. So, ganun siya. You have to apologize and bigyan ng solusyon yung problema nila. Alright? So, thank you for that question. Parang, pwede na po ba, Miss Universe? Ayan. Alright, so, ito, sabi ni Ness Valencia, paano po nilalabahan ang comforter sa washing machine? Pwede po ba siya sa LG? Yes, pwede po ang comforter sa LG. Wait, ganito yan guys ha. Pwede tayong maglaban ng comforter pero yung hindi ganong kalaki. Ayan, kasi hindi na siya malalabhan ng machine. So, for the, ano, yung mga bed sheet, pwede rin naman siya as long as isang machine lang yung gagamitin. So, dito, pwede siyang yung king size lang na comforter, yan. Tapos, yun lang yung lalabhan sa machine mo. Medyo dumilip. Tapos, wala na iba. Para hindi mahirapan yung machine sa pagpapaikot. Ngayon, meron naman tayong LG yata na mas malaki na, 15 kilos yung kaya niya. Pero, I think wala pa dito sa Philippines. Kasi nagtanong na din ako sa supplier namin, wala pa siya. Ang meron lang sila is dryer na malaki. Pero, masyadong mahal. Siguro, abot siya ng 200 or 300 plus thousand sa isang machine pa lang. Tapos, umuulan na naman. Madilim na naman. Alright, so, konti na lang. Tapusin natin ako. Oh, how did you market your business from Katrin Ramones? Actually, pag ano naman, kapag laundry shop, hindi mo na kailangan mag-supermarket ka kasi per location naman yan siya. So, ang gagawin mo lang is, yun, dati nagkaroon kami, kailangan maging matunog yung brand mo. So, more of the quality ka, ganyan. Tapos, signages. Yun yung kailangan, signages. Tapos, kung magkano kung magkano yung mga services na ino-offer nyo. Ayan, dapat may malaki kayong karatula. Ayan. So, aha. Medyo nasagot ko naman na halos lahat. Meron lang ako gustong from Diane Rial, magpapa-franchise po ba ang Dr.'s Meat? Alright, so ang dami kong nare-receive na tanong about sa franchising. Yes, we plan it. Pinlano na namin yan before. So, ngayon, nakita lang namin na we still have to improve pa. And marami pang dapat ayusin for us to be able to, para magpa-franchise. Syempre, ayaw naman namin na bibigay namin yung doctor's pin sa inyo na hindi pa siya ganong kaayos. Kaya,
everyday we're learning. Ayan, sana soon, yes, magawa namin and babalitaan po kayo, guys. Thank you. And sa mga gusto dyan mag-franchise, mag-comment kayo dyan kung willing ba kayo mag-franchise para maganahan kami. Alright, so from Mish says, ito nga pala si Mami Vlogger to si Ma'am Mish. Tanong ni Habi, how much daw ang range ng salary ng staff? Okay, so ngayon for Metro Manila, 514 ang minimum. So you have to pay the minimum sa staff mo. Ayan, so tatlo minimum sila per day. Ayan. Okay, so meron din dito tayong mga comments na babasahin. Habang di pa matagal. Yan. Q&A. Ayan. So, ito. From Don Skilad. Thanks for sharing. This is a great help. Parang nag-seminar na rin. Putting effort to share to kababayan is already a blessing. More power and customer business to you, Miss Joyce. Thank you, Sir Donski. Maraming salamat po. Ito po talaga ang aking, kayo po talaga aking motivation. Okay. Ito. So, 50... From Jay Shucks, 50k for the housing, excluded pa ba yan, ma'am, sa 200k installation fee? Excluded pa ba yan sa 200k installation fee ng piping and exhaust? Dun sa 50k housing, is it labor only or included na ang materials? Alright, so yung sinasabi ni Sir Jay, ang housing, ito yon guys, ito. Ito yung nagbabox sa machine. So, hanggang dito yan siya. Hanggang mabox niya yung piping. So, ang ano, installation, ang housing naman, it's 50,000, yes. Hindi, kasama na doon lahat ang mga gamit sa ano, sa housing. Pero, and labor, yan. So, yun naman is 50,000 yung presyo sa amin ng supplier namin. So, if may mahanap kayo na marunong mag-box ng machine or kung sino man sa kamag-anak nyo, I think mas makakamura naman kayo. Kasi ito naman mga plywood lang and then laminate lang. So, ganun lang yung pag-box para hindi nyo mabas yung init and hindi kitang-kita yung mga piping sa likod. Kaya po siya binabox. Ayan. So, hindi pa siya kasama sa installation, guys. So, part na yan ng renovation mo din. So, from Kidlat Banis, thanks. Ang dakas ng ulan, ang lamig. Thanks for sharing. The shop could have a hot section where the back of the machines are positioned and which has a ventilation system of its own. Tama. It can be totally separated by a wall from the front open section which then can be air conditioned should you decide to install one. A laundry shop is preferably open wide in front of a good ventilation. Thank you, Sir Kidlat, for sharing this. Tama. Kasi yan yung naging problem namin before. Yun nga lang, sa place na to kasi, yung may-ari, rule ng may-ari is huwag galawin yung place para maayos siya. So, ang nangyari, ito kasi is coffee shop before. So, hindi siya sobrang open. Sarado talaga siya. Pinabuksan lang namin tong pinto na to para mas lumabas yung hangin. So, nagiging problem namin dito is ventilation. We tried using air condition pero hindi siya gumana kasi masyadong mainit yung buga ng machine. So, kailangan talaga sa laundry shop, wide open siya yung orientation niya. Alright? Pero this one, sir, pag-aaralan ko talaga to. Nakakatuwa po yung comment ninyo, Sir Kidlat. Salamat po. So, okay, sabi ni Sir, yan. Ito, sabi ni Sir Irvin Terrado, Madam, bago po ba kayo nag-business, ilang seminar na po ang na-attendan nyo or self-learning nyo lang po? Salamat and God bless. Okay, that's a very good question kasi when we are starting the laundry business, wala akong masyadong mapagtanungan. So, ang ginagawa ko, lumilipat-lipat ako ng mga laundry business para ma-check ko. Tapos, nagpapalaba talaga ako. Tapos, tinatanong ko yung mga staff nila, nagre-research ako kung how much yung sweldo nila, how much yung kita nila sa isang araw, just to be sure, kasi syempre malaki yung capital, diba? Ayokong bigla-bigla akong magnegosyo nang wala man lang akong ano, proof na maayos yung kita sa laundry. And then, nag-seminar din ako sa Kaizen. So, sa Kaizen naman, they are more of, yun nga, yung theories, yun nga, theories, explain nila sa inyo kung paano yung mag-put up ng laundry business and then also i-explain din nila sa inyo yung machine. So,
more of explain nila yung company nila and the machine kung gaano na rin kadami yung na-installan nila. Eh, and ayun, so dun ako nag-start sa ano, nag pero iba pa rin syempre kapag may makakausap ka talaga na owner na talaga or experienced laundry owner na para yung mga mali nila or yung mga di nila nagawa, may share nila sa inyo. That's why we are doing coaching. Okay, so tanong lang po, wala po bang nawawala o hindi nagkakapalit-palit ang damit kapag ganitong laundry shop? Okay, so guys, this is self-service. Kapag sila yung naglaba, if ever may mawala, we are not liable to that. But if drop off tapos kami ang naglaba, syempre pag may nawala, still we are liable. But ito nga yung sinasabi ko, hindi rin kasi talaga may iwasan. Merong naiiwan kasi sa machine. Minsan mainit siya yung dryer. So, pag ano, minsan hindi na na-check tapos malalagyan ng ibang mga damit. So, nagsasama-sama. So, those are one of the reason bakit nagkakaroon ng nawawalang damit tapos napapasama sa iba. So, ang magandang gawin dyan is to be organized yan. Kung sa drop-off, pwede nilang ilista yung mga damit nila, tapos i-check ng staff kung nandun lahat bago nila ilagay sa plastic at ipaklaim sa customer. So, yun yung mga pwedeng gawin. Kasi hindi talaga yan siya maiiwasan. Alright? So, what else? Choice Yo, from Bulalo. Wow, nakakagutom naman yung pangalan mo, sir. Question, when you said break even in the first month, tabawi nyo na ang lahat ng ginastos nyo from the installation, machine units, renovation, and etc. Sir Bulalo, that's a good question. Yung break even kasi, it means yung expenses mo tsaka kinita mo, even lang sila. So, na-cover mo lang yung expenses mo. So, hindi mo pa yan na-cover yung capital. Ayan, yun na lang muna guys sa ngayon. Masyado na tayong humahaba and alis na kami ni Doc Gigi. Masyado na siya matagal naghintay sa akin. Right? Ayan, thank you guys for watching. Sana medyo nasagot ko naman yung ibang katanungan nyo about laundry business and lumalakas na rin ang ulan. Kaya thank you for watching and I hope marami kayong natutunan. Kita-kits tayo sa mga susunod pang video. And ayan, bye!